Ayan, so welcome back again sa aking channel mga kasangga, mga kalingap. At ito na po yung malingkod kasangga, Miss Libby. Muli po tayong gagawa ng reaction video mga kasangga. Sa ngayon po mga kasangga, ang ating pong gagawa ng reaction, ito pong video po ni Circa Business Official. Ayan mga kasangga, no? Sa mga di pa po pala nakasuporta dyan o nakasubscribe sa channel po ni Circa Business Official, so please subscribe na po natin ang kanyang channel mga kasangga, no? At panoorin palagi natin ang kanyang mga video para sa ganung paraan ay nakatulong na po tayo sa mga kanyang mga pagbibigay po ng mga pagmamahal o pagtulong sa ating mga kababayan. Pero bago po natin ang simulan mga kasangga, ay nais ko po muna magpasalamat sa palagi po ninyong pagsuporta sa aking channel. Naway palagi po tayong gabayan ni Lord at iwas po sa anong pong mga kapahamakan. At sa mga di pa po pala nakasuporta dyan sa channel na ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at kay Ate Inna Vlog, so please supportahan po natin mga kasangga, no? At palagi rin po natin panoorin ang kanilang mga video at huwag po nating escape yung mga ads. Sa ganong paraan po nakatulong na po tayo sa mga paglingap po na ni Kuya Bal sa ating mga kababayan. Sa kay Circa Business at sa kanyang anak na si Papa din sa yan, ganon din po, huwag po nating escape ang ads at sa ganong paraan ay nakatulong na po tayo sa mga palagi po nilang pagbibigay po ng mga pagmamahal doon po sa ating mga kababayan. So ayan mga kasangga, no? Dito po sa video ito ay dumunog na po si Circa Business sa DSWD patungkol po doon sa issue po kay Tatay Mario, na yung parang mga bata na dinala po niya ay hindi po niya mga anak, ano? At dito po natin malalaman ang buong pong katotohanan sa mga pangyayari kung bakit nandoon po yung mga bata sa kay Tatay Mario. So let's go, panoorin muna natin itong video mga kasangga. At bago po tayo magbigay ng komento at atin pong reaction sa nasabi pong isyo patungkol po doon sa mga bata na nandoon sa kamay po ni Tatay Mario. Okay? Apo. Ayan mga kabusiness, nandito kami ngayon sa opisina ng DSWD. Kasama nga namin itong panganay na kapatid nila Laylay, ano? Siyempre, humingi muna tayo ng pahintulot kung papayag siya na makapag-video sa kanya para siyempre makakuha tayo ng impormasyon para alam natin kung ano gagawin natin mga ka-business. Ayun, andito marami namang nakaharap, umuo naman siya, pumayag naman siya. So, ano pangalan mo kuya? Louie po. Si Louie, siya yung panganay ni nila Munit na kapatid nila Laylay. Ngayon, so ayan mga kasangga, no? At ito pala yung nakakatandang kapatid o kuya po ng mga bata na dala-dala po ni Tatay Mario, no, mga kasangga. At patuloy pa natin mga kasangga para malaman po natin kung ano po ang talagang kwento nitong nangyayari na kung bakit nagka-ganon na yung mga bata ay nandun po kay Tatay Mario, ano, mga kasangga. Noon, kilala mo ba yung kasama nila Laylay ngayon, yung pinakita ko ron sa iyo sa video? Lolo daw po. Lolo daw? Lolo. Eh, ba't di mo kilala? Anong pangalan nun? Hindi ko po masyado maalala. Ano po eh. Kasi, ganito po mga ka-business, batay sa DSWD, ano, dahil nga nakakulong si Monet, tapos yung tatay ng mga bata ay patay na ang tatay, ba? Ngayon, pinagkatiwala ni Monet, siyempre yung mga malilit na bata dito sa mas panganay, nakatira kayo sa pandik. Tama. Ngayon, may pumunta raw doon, nagpakilalang lolo sa iyo. Tama ako? Oo. Tapos, nung nagpakilalang lolo, yun nga yun, yung nasa picture na nakilala natin si Mario, kinuha yung mga bata, pumayag ka naman. Bakit? Eh, hindi mo naman lubos na kilala yung tao. So, ayan mga kasangga, no? At yun nga ay medyo nagtaka rin po si Circa Business kung bakit po binigay po nitong si Louie, itong kanyang mga kapatid doon po sa nagpakilalang lolo na hindi naman pala niya kilala. So, dito po nakikita po natin mga kasangga ang concern po ni Circa Business dito po sa mga bata. Dahil mahirap din po kasi na ipagkatiwala natin yung mga bata na lalo na mga kapatid natin na mga maliliit pa doon po sa tao na hindi naman po natin masyadong kilala kung sino po siya talaga. Di ba mga kasangga? So tama naman po yung
tanong ni Sir Kabisnes na bakit po niya binibigay yung kapatid niya doon po sa nasabi nga si Tatay Mario nga na nagpakilala ng lolo. So patuloy pa natin mga kasangga, no? Hindi ko ano po kasi nag-ano po siya ng lolo po. Nagpakilala siyang lolo. Hindi po malayo sa ano po, kamag-anak na. Sabi niya, pero ikaw hindi mo siya kilala. Eh bakit naman nagtiwala ka anak ko? Eh mga kapatid mo yun, pinagkatiwala mo sa hindi mo kilala. Tsaka tinanong ko din si mama mo, hindi niya kilala yung Mario. Oo. Si mama mo. Si Mrs. Kabisnes po kasi mga business, pinahintulutan na makausap lang, no? Pero syempre off-cam yun. Walang picture. Nakausap ni Mrs. Kabisnes. Ayun po mga kabisnes, nakausap ko po yung nanay nila na si Monet. Tinanong ko nga po kung kilala niya si Mang Mario. Sabi po ni Monet, wala po siyang kilalang Mario at hindi niya po alam na namamalimos yung mga anak niya. Yun. Ang alam niya po, yung mga anak niya ay nasa cargo po ng kuya. Ito nga. So yan mga kasangga, no? So ito po talaga ang totoong istorya o kwento dito po kung bakit po yung mga bata ay nandun po kay Tatay Mario. So, masasabi po natin mga kasangga, no, na panluloko po itong ginagawa po ni Tatay Mario, no? Dahil ay nakita po siguro niya na magagamit na yung mga bata dun po sa kanyang sariling interest na yun nga ay magpapalimos po siya. At alam naman po natin na kapag maraming mga bata na makikita natin na medyo gusgusin at marumi at parang kawang-awa po tingnan mga kasangga, no? At talagang nasa atin na po yung mga Pilipino talaga na mahawa po tayo pagka tayo po ay makakita ng mga bata na lalong-lalo na sa ganun po ang kanilang sitwasyon na medyo mahirap. Siyempre, madali po si Tatay Mario makakuha po ng simpatiya ng mga tao o tulong galing po sa mga tao dahil po dun sa bata nga. Kaya nga, katulad dito kay Sir Kabisnes na yun na nga ay ang concern po niya ay doon po sa mga bata. Kaya po ay tinulungan na doon si Tatay Mario, kaso lang po medyo matigas po yung ulo niya at iwan ko ba kung ano po yung talagang ninais ni Tatay Mario na tinulungan naman po sana at kinuna na nga ng bahay. Pero ayun nga ay hindi pa rin natin alam kung ano talaga ang nasa likod po nung kanyang mga ginagawa na papanira po kay Sir Kabisnes na wala naman po talagang ginawang masama si Sir Kabisnes. So yun lang po talaga naman ang medyo masabi natin na pagkakamali yung pong pinatayan nga araw siya ng pagtawag niya doon kay Sir Kabisnes na alam po natin na si Sir Kabisnes sa mga panahong yun ay nagdalamhati din po dito po sa nangyayari po sa sa kanyang asawa, di ba mga kasangga, mga kalingap. So kaya mga kasangga ay kayo na po ang mag-comment kung ano man po ang inyong masasabi patungkol po dito sa ginawa po ni Tatay Mario, ano. So hanggang dito lang po muna mga kasangga ang aking reaction video. So subaybayan po natin vlogi mga kasangga itong pangyayari po dito po kay Tatay Mario dahil alam ko po na hindi pa po ito matatapos dahil ay nakita po naman natin na itong si Tatay Mario nung ginawa po mga bata eh sinabi nga niya ay ipagpatayan daw po niya yung mga bata, di ba mga kasangga. So subaybayan po natin ito mga kasangga. Okay, alright. So, see you po sa next video ko. Maraming salamat po sa palagi po yung panonood. Kung nagustuhan po ninyo ang aking mga ginagawang video, so please click the subscribe button at hit the notification bell para update po kayo palagi sa mga gagawin ko pang mga video. Ayan, at hanggang dito lang po umuli ang inyong Abang Lingkod. See you sa next video. Alright.